Bago nga tayo magsimula, isang malaking shoutout kay Katz Aquino at gayon na rin sa aking mga members na sila Nel Herbito, Chodoro Alonso, Mario Martir, Randy Tan, Ronald Berbosidad, Edmond Cubal Supnet at si Jamie Amadar. Alam naman nating lahat na pinaghahandaan na nga ng Gilas Pilipinas ang Olympic Qualifying Tournament sa July. At ito nga si Coach Tim Cohn ay nagbigay nga ng mga assignment sa mga Gilas players, particular na dito nga sa center forward ng Gilas na si AJ Edu. Ang assignment nga ni AJ Edu ay bantayan ng superstar ng Latvia na si Kristap Porzingis, dahil alam naman natin na unang-una ay napakalaki nito at napakalakas sa opensa at depensa, at ito nga ang superstar ng Latvia na si Kristaps Porzingis, at isa rin nga itong NBA caliber player, kaya naman kailangan talagang bantayan ito ng Gilas Pilipinas dahil ito nga ang magiging balakid at tinik sa lalamunan ng Gilas upang ma-qualify nga tayo sa Paris Olympics. At ipinagkatiwala nga kay AJ Edu ang pagbabantay dito kay Kristaps Porzingis. Pagdating naman sa height ay sa tingin ko ay match lamang si AJ Edu at itong si Kristaps Porzingis, dahil si Kristaps Porzingis nga ay may height na 7'2 at si AJ Edu naman ay almost 7 footer, kaya naman match na match sila pagdating sa Olympic Qualifying Tournament. Ngunit ang tanong ay kakayanin bang bantayan ni AJ Edu itong si Kristaps Porzingis, dahil iba pa rin kapag actual na talaga ang laban at masusubukan nga yan sa Olympic Qualifying Tournament sa July. Ngunit si AJ Edu naman ay marami ng beses na kayang-kaya niya talagang magbantay ng isang star player. Kagaya na lamang ng ginawa niya sa FIBA World Cup, kung saan binantayan niya nga itong si Karl Anthony Towns, at nagawa naman ni AJ Edu ang kanyang trabaho at nadepensahan niya ngang mabuti itong si Karl Anthony Towns, at tulong na rin ni Kay Soto at ni Junmar Fajardo. At alam naman nating lahat na marami na ngang beses na pinatunayan ni AJ Edu na kayang-kaya niyang dumepensa at gayon na rin sa opensa pagdating sa mga kalaban ng Gilas Pilipinas, at nung nasa Batang Gilas pa nga lang siya ay ipinakita niya ang kanyang galing sa depensa, kaya naman siya talaga ang pinagkatiwalaan ni Coach Tim Cohn upang bantayan si Kristaps Porzingis sa Olympic Qualifying Tournament sa July. Ngunit bukod nga kay AJ Edu ay maraming ang naghihinayang dahil sila kay Renz Abando ay hindi nga sinama ni Coach Tim Cohn sa kanyang Final 12 sa Gilas Pilipinas, dahil alam naman nating lahat kung gaano kagaling ang ipinakita ni Renz Abando sa FIBA World Cup, kung saan talaga namang dinepensahan niya ng matindi ang mga nakalaban ng Gilas Pilipinas. Biruin nyo, sa height niya na 6'2 ay kayang-kaya niyang bantayan ang mas matatangkad pa sa kanya, kaya naman marami nga ang nagsasabi na sana daw ay ibalik si Renz Abando sa Gilas Pilipinas, at pwede nga daw si Renz Abando ang bumantay na kay Kristaps Porzingis, dahil wala namang pinipiling height si Renz Abando, dahil napaka taas nga niyang tumalon at napakagaling niya pa pagdating sa opensa at depensa, kaya naman bagay na bagay daw talaga si Lakay sa Olympic Qualifying Tournament, at sana daw ay ibalik na siya ni Coach Tim Cohn sa Gilas Pilipinas. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo dapat na bang ibalik si Renz Abando sa Gilas Pilipinas, lalong-lalo na sa Olympic Qualifying Tournaments? At sa tingin nyo ay makakatulong ba talaga si Renz Abando sa opensa at depensa ng Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Samantalang sa ibang balita naman, balik Pilipinas na nga itong si Greg Slaughter matapos maglaro sa Japan B-League, at ito nga si Greg Slaughter ay nakatakdang maglaro sa MPBL sa Manila Star. Ngunit marami naman ang nagtatanong at marami din ang nagsasuggest, dahil sabi nga nila kung kailangan talaga ni Coach Tim Cohn ng height sa Gilas Pilipinas upang makasabay tayo sa ating makakaharap na Latvia at kayo na rin ng Georgia, bakit daw hindi pa kunin ni Coach Tim Cohn itong si Greg Slaughter? Total, dagdag height naman daw ito sa Gilas Pilipinas
at makakatulong sa opensa at depensa ng Gilas Pilipinas kontra nga sa mga Europeans. At paniguradong may asim pa nga itong si Greg Slaughter. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo, fit pa ba sa Gilas Pilipinas at sa sistema ni Coach Tim Cone itong si Greg Slaughter? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.